sa ating balitang lokal. Nasa kabilang linya na, nasa kabilang linya na natin si Aria Leia. Ang balitang tinutukan niya ay yung isang distressed OFW na naman ano, na umano'y minoles siya ng kanyang amo na nagpapasak lolo sa ating quick response team. Ibalita mo yan, Aria Leia. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo nating Gimba. Sorry. At sa lahat na nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw, lalo na yung mga OFW. Isa na namang distress, OFW, ang nagpapasaklolo sa QRT o ang quick response team hinggil sa trauma na kanyang dinaranas habang nasa agency niya sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Ginami Rodriguez Licaros, 40 anyos, residente ng Puruk 5, Barangay Santa Veronica, ay nagpadala sa atin ng kanyang video. Nakikiusap na sana ay matulungan siyang makauwi sa dahilang labis na ang kanyang trauma na nangyayari sa kanya at hindi umaaksyon ang kanyang lokal na agency. Umalis siya ng Pilipinas October 23 noong isang taon, papuntang Riyadh, Saudi Arabia sa pamamagitan ng Upright Agency Development Incorporated sa Santa Ana, Manila bilang isang household worker ng kanyang principal employer na si Al-Lumairi Ahmad Mansour Im. Ayon kay Ginami, nakapag-stay siya sa kanyang employer ng mahigit 7 buwan. Sa huli ay nagpatid siya sa counterpart agency nito sa Fahad Muskas Al-Moteri Recruitment Agency, Riyadh, Saudi Arabia, dahil pinagbintangan siya umano ng mga anak ng amo nito na nagnakaw ng hikaw. Kinalkal umano ang kanyang mga gamit sa oras na tulog siya at wala namang nakuha, kung kaya't nagdesisyon siya na magpapalit ng bagong amo. Nakahanap naman siya ng panibagong amo sa isang Saudi policeman at nakapanilbihan naman siya ng halos mahigit 2 buwan. Sa kalaunan ay minomolest siya nito sa tuwing wala ang kanyang amo na babae at mga anak nito at pilit na ipinapagawa sa kanya ang mga mahalay na gawain, kung kaya't nagpasauli na lamang siya sa kanyang agency. Inamin umano ng kanyang amo ang kasalanan nito kay Ginami sa agency. Ngunit kalaunan ay ayaw nitong magbigay ng exit visa ni Ginami kung hindi ito magbabayad ng 20,000 Saudi Riyals. Wala umanong aksyon ang counterpart agency niya hanggang sa mga oras na ito, kung kaya't idinulog sa radyo natin Gimba at sa QRT ang kanyang dinaranas sa dahilang wala siyang matawagan sa local agency nito. Sinusubukan nating kontakin kasamang GIAT kasamang Army ang Upright Agency ng Metro Manila, ngunit wala pa rin tayong natatanggap na kasagutan. So pansamantala, itong inyong Aria Leia para sa balitang lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Aria Leia. Pakinggan nga natin yung ano, yung pinadala niyang video yes. Message. Wawa naman. Magandang araw po. Ako po si Ginami Rodriguez Licaros. Andito po sa Saudi. Andito po ako ngayon sa accommodation po. Ako po ay hindi po natulong sa inyo. Dahil umalis po ako rin sa amo ko sa pangalawa kong employer po. Dahil hinasik harassment po niya po. Bigla niya po ako niyakap. Sinabihan na mag-six daw kami. Tapos sinabihan niya ako na hindi daw niya papasok kung ano niya para hindi bagong bata. Pinastos na po ako. Niyakap niya ako. Super trauma po ako sa ginawa niya po. Ayun, sinabi po dito na
nanlitin ang tida po ako makakauwi. Dahil kailangan ko pong bayaran yung nagastos daw na unang amo ko sa binayad niya sa pangunang employer ko. Ang babayarin daw po ako ng 20 KSR. Hindi daw po ako bibigyan ng visa, exit po at saka ticket. Hindi ko naman po ginustong umalis doon eh. Wala naman pong reklamo ang amo ko ng amo na yun na babaya ako sa trabaho. Gustong-gusto ko po yung trabaho na yun, pero nung ginawa na sa akin, ayaw ko na pong magtrabaho doon. Sino po pumunta dito? Pumunta ba ako dito para ipahapag sarili ko? Para ipahiyan sarili ko? Pumunta po ako dito para magtrabaho? Hindi pala pahirapan sarili ko gumawa ng problema para sarili ko. Gusto ko lang po makauwi lang muna. Paano po ako makakauwi kung hindi ako makabayad sa amo ko? Hindi po kasi ang sabi ng niti dito na magbayad ako ng 20 KSR at saka yung takamay ng ano ko. Kung binaliktad ako ng amo ko, kaya hindi ko alam kung gagawin ko po. Sobrang trauma po ako sa ginawa ng amo ko na yun. Nung hinatid niya po ako dun sa agency ng araw na kinabukasan na yun, alamin naman niya yung ginawa niya, pero kalaunan ilang araw, yun siguro nagtatanong na yung amo ko kung anong gagawin niya. Yun nalaman ko lang kanina na kung bumaliktad yung amo ko dahil ayaw na lang magbigay sa akin ng visa at saka ticket dahil hindi daw niya ginawa yun. Nagtaman daw ng pro kung saan daw ako pupunta, hindi daw ako tutulungan kasi wala akong pro na ginawa ng amo ko yun. Wala po matulungan niyo ako kauwi. Agency ko po sa Pilipinas, Upright Agency po. Ang ito po sa Saudi Fahad Recruitment Office po. Salamat po. Grabe. Nakontakt ba natin? Ligya, ilang... first time ba niyang mag-abroad nitong 2023? Apo, October 23, 2023. So, dalawang malas na amo yung kanya napuntan. Yung una, nakapitong buwan siya, sabi niya. Pitong buwan, pero pinagbintangan siyang, kinalkal yung bag niya. Oo, dahil pinagbintangan nanguha ng alahas, pero wala namang nakita. Wala namang nakita. Kaya umalis siya doon. Nagpabalik siya doon sa agency. Mm-hmm. Ngayon, hinanapan siya ng panibagong amo na isang police, ano? Ganun naman ang ginawa sa kanya. Mukhang hindi lang mules siya, oh. Mukhang manyakis na police yung napuntahin niya. So ngayon, siya pa ang pinagbabayad kasi siguro ginastosan siya para makapunta doon. Siningil din sa kanya. Magkano sa Philippine peso yung 20,000 ba? Real? Apo, 45,000 pesos lahat. Oo. Bakit, una, inamin naman daw, di ba? Inamin naman daw yung nung, inamin, ano, yes. Bakit hindi kinasuhan? Kaya? Hindi nga, kasamang hindi nga umiinik ang agency. Hindi umaaksyon. Yung kasi agency. Kasi nga daw police. Yes. Yung agency ang hindi umaksyon. Ang, kumbaga, para hindi na siya singilin. Oo, yung agency. Para hindi na singilin na agency na ibalik yung ginastos, di ba? Apo. Kasi agency nagpapaluwal nun eh. Kinuko. Apo.
Hindi, agency ako mo kolekta, hindi naman itong si Ginami. Oh, agency nga. Kaya nga. Kaya pinababalik ngayon. Parang pumapayag na lang na ganun-ganun, ano? Na ibalik yung pera, tapos eh, hindi na panagutan yung ginawa dito kay Gina. Oo, tama. So, ano ang nakikita mong dapat gawin doon? Kakausapin lang dapat natin itong local na agency kasi si Ma'am Laura, nabasa niya na yung, yung message ko pero... Hindi pa siya nagre-reply at hindi pa siya ma-out of coverage lagi yung number ni Ma'am Laura. Hmm. Pero may pananagutan sila dito na kailangan saluin nila yun dahil walang babayaran si OFW dahil sa pangalawang lipat niya, nakadalawang buwan lang siya. Doon sa pitong buwan, sulit na sila doon. Nakabawi na sila doon sa visa nung unang amoy. Dito sa pangalawa, yes. Hmm. Itong pangalawa, nakadalawang buwan siya, kailangan panagutan nila ang ripat nitong si OFW or kailangan niya sampan nila ng kaso yung mumulis siya. Hindi dapat sila pumayag na pagbayarin si OFW ng 20,000 reals. Labag yun sa kontrata. Awak na ba niya? Hawak na ba niya yung kanyang pasaporte, visa? Yung pasaporte niya pa, isa pang problema. Pasaporte niya sa kaikaman niya, nandito kay polis. Dapat talaga kasuhan yung polis para... Dapat. Actionan nitong local agency. Si local agency ang bubuligligin. Yung agency sa Saudi, ang parang pumapabor pa dun sa polis, hindi dito sa OFW. Opo, ganun. Natotroma Tingnan mo yung grabe yung iyak, ha? Nasaan siya ba yun? Nasa agency niya? Alam mo ba kasama nga yung nasa himagdamag kaming nag-uusap, hindi kami natulog. Unang tabayanan ko siya, oo. Sige, ganito. Total sila, yung nasa mga kasama natin sa QRT, sila... Si Ma'am Aisha. Baka naman sila na doon yung talagang tumutok, no? Kasi hindi to, mabubulig-lig lang natin yung yung dito sa nakausap local. Nakausap ko rin yung nakausap ko yung mga kapatid nito, walang tutulong sa kanyang malapitan na madalian na makapag-file ng repatriation sa POAA. Kasi mas madali talaga pag next to kin ang magreklamo ka. Tulad mong nangyari kay Odessa, napaka-expedite. Ngayon, kinausap ko yung kapatid niya, pinawagan ko rin kaninang madaling araw, which is nasa Surigao, may hirapan daw silang magbiyahe to Butuan dahil malayo. Ang asawa niyang dito sa Santa Veronica, ang tanging pag-asa kong makausap ko para siya ang pupunta sa POAA. Taga saan ito? So, hindi pala taga-local dito si Gina? Taga saan si Gina? Taga Santa Veronica. Hindi. Sa Puruksing to. Di yung asawa ang taga Santa Veronica. Siya mismo. Yes po, nandyan po sa Santa. 10 years na siyang nakatira sa Santa Veronica. Oo. Yung mga kapatid? Nakapatid, nasa Surigao. Tinawagan ko kanina madaling araw, inisa-isa kong hinanap. Nasa Surigao, merong nasa Tainta. Tapos nagsiuwian pala ngayon, nasa Surigao lahat. Nasa Tandag, ang layo-layo. Kasi taga dun siya, sila. Opo. Tubong Surigao. Tubong Surigao. Itong asawa ba? Ang problema ko naman dito sa asawa niya kasi itong pangalawa niya itong asawa, so hindi na magmamatch ang apelyido nila sa passport. Hindi pa sila kasal. Anak. Oo. Yun ang pinoproblema ko dahil mahigpit sa PRA. Hindi ka nila i-entertain kapag hindi ka next to kin. So, kailangan sabi ko, kung halimbawa pupunta si Lakay mo doon sa POA, si Mister mo sa POA sa Pampanga, kailangan nakabukas ang video call mo para kung magbigyan siya ng option na sige, tawagan mo para makita namin, makausap namin, nagpapatunay na ikaw ang asawa, papayagan for sure. Pero mas malabo yun kasi... Hindi naman sila legally married.
Anak ay. Apo, hindi nga may po anak kasi ba sila siya? Kasal. May anak? May anak po, isa babae. Ilang taon? Ah, nasa 6 years old yata ito o 5. Ay, hindi, hindi po kasi pwede. Kasi dating asawa. Ay, mahirap na yung mag-ayos ah. May nasan nga? Nasaan daw yung na, ano? Naiwalay na sila nung dating asawa niya, matagal na. Hmm, ang pag-asa na lang dyan mga kapatid niya. Kahit na sa mga... Pero yung kapatid naman, nangangako naman, willing naman na, sige ma'am, pwede naman po kami mag-yay sa Butuan bukas. Oo, para to sa magre-request ng repatriation. Wala kaming pinanshare, sabi. Kahit, tulungan na nila. Oo, panghingi nila sa mayor, panghingi nila sa kapitan, gano'n. Humingi sila ng tulong. Humingi sila ng pwede AX sa AX, so, ay, kasi sa yung mga stranded. Oo. Oo, sa DSWD. Oo. Considered na kahit yung kapatid pwede. Sa kahit pamasahe. Oo. Pwede doon na nga. Doon na nga. Kasi sila yung po pwedeng mag-file kasi ng repatriation. Kaya sila doon po humingi sila, sila doon. Sila ang to bibigyan ng pamasahe. Para... Oo, sila lang talaga. Oh, sige, ayan. Ako, dumadami, Arya Leia, yung ating mga tinututukang mga distress OFW, ha? Oo, kasamang G, may nakapila pa tayong isa na di pa natin nai-intercene. Oo, talagang magtatayo na tayo ng ano, ng Women's OFW Center. Desk for... Just for OFW. OFW desk. Ano? Oo. Pero mas maganda kung sa munisipyo nakatayo yun. Kasi, mas kaya nilang una, sino resources. Sino ba women's, ano dyan? Committee chair? Aywan. Tapos yung, alam ko, dapat sa peso office nga, merong departamento. Hindi ba, peso? Bang sa peso? Merong dapat dun OFW desk, ano? Oh. Eh, yes. Kung hindi naman at define at binibigyan na ng mandate. Ano, kailangan kasama ng Army at kasama ng G. Dahil puro OFW ng Saudi Arabia, kailangan fluent sila in Arabic. Bilingualistic dapat. Kahit hindi? Yeah. Sige, magturo ka. Madali na lang naman mag... Yes. At tawag dito, iipunin nga natin yung mga OFWs na yan. Mm-hmm. So, dami na rin ng ano. Invite natin para sila sa anniversary. Saka tulong to ito. Yung kumbaga, apwa. Sila rin yung tutulong. Sila Leia kasi ay OFW. Kaya siyang pinatututok natin sa mga kaso ng OFW. So, yung mga natulungan natin ay pwede na rin mag-volunteer para tumulong din sa mga. Kasi di, alam nyo ba na ang Nueva Ecija ang isa sa mga probinsyang may pinakamaraming OFWs. True. Nangangahulugan lamang yon na maraming naghihirap. Nagre-regat dito sa Nueva Ecija. Totoo yan. Kaya dito sa Gimba, Gimba pa lang lumalapit sa atin ha. Hindi na tayo makaugaga ha. Okay, meron paano pa lumalapit. Ay, Taluktog. Taluktog nga pala. At lumapit sa atin na taga Mindanao. O, taga Mindanao pa. Pero ang yung kasamahan ni anong pangalan nung chef? Si ni Lad. Oo, si Lad Costales. Oo. Ganun din. Si Lad Costales, actually ang nailapit sa atin yan ay yung kapatid niya na para magtrabaho kasi siya hindi pwedeng magtrabaho, di ba? Hindi na. Oo. Unfit for work na siya eh. Oo, saka nagpapagamot siya. Ngayon, di doon sa pamilya niya, sino ang pupwedeng magtrabaho kasi siya ang breadwinner. Nirekomenda niya na nagpatulong siya para matulungan yung trabaho. Kapatid na magtrabaho. Inilapit natin ito kay Sir Nicandro. O, di nag-apply, natanggap na. Ganon. Opportunities lang din kasi talaga ang kailangan piliin natin. Oo, saka ang maganda doon, may mga network tayong bukas doon sa ganung ano. Katulad ni Sir Nick, bukas sa atin na siguro kahit hindi niya kailangan ng tauhan. At alam niyang kasi ang binanggit ko doon yung OFW po yung breadwinner dyan, kapatid niya po yan, hindi na po siya pwede magtrabaho, gustong makatulong para sa kanilang buong pamilya. Ayun. Pantustos. So, yung ganun yung ginagawa natin na sana mas mapalawa. Oo, bukod sa atin ay
sa munisipyo ng Gimba ay may talagang gumagalaw sa mga OFW. Para long term naman din kasi para long magiging kaya nga QRT ano lang yan eh. Quick react. Nagre-react lang tayo. Response. Team. Hindi response. Quick reaction. Quick response team. Ay, teka. Quick response team. Oo. Parang react lang din ang trabaho. Reactive. Tumutugon doon sa... Yung mga humihingi ng tulong. Tumutulong. Binibigyan ng tulong. Oo. Yung na pero dapat kung kaya. Merong... May programa dyan. Oo, pero hindi kayang bigyan niya ng livelihood, ng yung uuwi kasi, ayuda, ng pamasahe pa uwi. Halimbawa yan, tinan mo, namolest siya, uuwi dito. Anong buhay ang dadatna niya rin eh? Mm-hmm. Yan. Sige, Ayaleya! Pero ako si Odessa, meron akong trabaho sa kanyang ipapasok kasamang pagdating niya. Ano? Kinukuha siya ni Ma'am Fe, Grand, ni Ma'am Fe Palma, yung naging kliyente natin na hindi nabayaran ng mga palay na taga Santo Domingo. Ganon? Yes. Loka ako sa kliyente. Kliyente? Kliyente. Yun, humingi ng tulong. Sige. Sige, basta, okay, oo. Maraming salamat, Ariel Leia.